Isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Atin na pong basahin ang salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabasa ng ikalawang Korinto. Ngayon po ay nasa chapter 7 tayo, verse 1 to 2. At ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Pagpalain ng Diyos ang Kanyang mga salita sa umagang ito. Ang talata pong ating binasa ay bahagi po at kadugtong ng chapter 6. Na verse, sa verse 14 hanggang 18, bagamat ito po ay nasa chapter 7 na, ang kabuuan po ng mensahe ay makikita natin sa naunang mga talata. At dun po sa mga naunang talata ay merong pong sinabi rito yung nasa verse 7 ng verse 1. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Okay, tinatawag po niya mga minamahal. Sino po yung tinutukoy niya mga minamahal? Ito po ay yung mga taga-Korinto, yung mga mananampalataya. At sinasabi niya, yamang ipinangako sa atin ang mga ito. Ano po yung itinutukoy ng mga ipinangako sa kanila bilang mga mananampalataya? Yung po ay mababasa natin dun sa verse 16 at saka sa verse 18 ng chapter 6. Na binasa na natin kahapon. Pero ang gusto ko po lamang ulitin. Sabi po dito, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ito po ay sabi ng Panginoon ha, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Pangalawa po, sinabi ng Diyos, ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Tapos po, ako, sa verse 18, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko. Sabi ng Panginoong makapangyarihan. Yun po ang sabi sa mga talatang to. Kung titingnan nyo po yung mga talata ay parang future tense. Magiging Diyos nila ako, magiging bayan ko sila, magiging ama ninyo ako, magiging anak ko, kayo, yun ang sabi ng Panginoon, parang mangyayari pa lang. At ito nga po kasi pangako. At alam po ba ninyo, ang lahat ng pangakong yan ay natupad dahil kay Kristo. Lahat po ng pinangako ng Diyos ay natupad. Sabi nga po dito sa Korinto, si Kristo ang kaganapan at ang katuparan ng lahat ng pinangako ng Diyos sa atin. Sino po ang nakatanggap ng pangakong ito? Sabi po, mga minamahal. Ibig sabihin po, yung mga tao, yung mga mananampalataya na kumilala sa Panginoong Jesus. Babalikan lang po natin yung mga talatang nakaraan. Sabi po, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Sabi po ng Panginoong Jesus sa Romans, sa pahayag 3:20. Ako ay kumakatok sa pintuan. Ang sino mang magbukas, makinig, magbukas ang pintong ito, ako ay papasok at mananahan sa kanya. Okay, kung si Jesus po ay tinanggap mo, siya po ay nananahan sa iyo at siya ay nasa piling mo. Ang Diyos po na makapangyarihan ay nananahan sa atin. Di po ba, yun nga ang pangalan ng Panginoong Jesus, Emmanuel, God with us. Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus, ang Diyos po ay nananahan sa atin. At sabi po, ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Sabi po sa Epeso chapter 1, sabi, kayo'y naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdulot ng kaligtasan. Okay, tayo po ay naging bayan ng Diyos. Tayo po, siya po ay ating naging Diyos, ating Panginoon. Nung ating pong tanggapin si Kristo, simula nung tayo'y manalig sa Kanya. Sino po yung tinutukoy si Jesus? At pangatlo po, magiging ama ninyo ako at kayo'y magiging anak ko. Ang
Sabi po, through Jesus Christ, tayo ay naging anak ng Diyos. John 1:12, sa lahat ng nanalig at tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban Niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At sabi po, Romans 8:16, sabi po, ang Espiritu ng Diyos kasama ng ating Espiritu ang nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya nga po, lahat ng pangakong yun ng Panginoon ay natupad sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. At hindi na lamang po magiging, kundi ikaw ay naging anak ng Diyos. Ang Diyos ay nagiging iyong ama. Ikaw ay naging bayan ng Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa atin. Yung po lahat ay nangyari sa kasaganaan ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ngayon, ang sabi ni Pablo, ano po ang encouragement ni Pablo sa mga taong tumanggap ng mga pangakong ito? Ang sabi po ni Pablo, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Dahil tayo ay iniligtas, ang Diyos ay nananahan sa atin, tayo ay anak ng Diyos, ang admonish niya sa atin at ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Linisin natin ang lahat ng mga bagay na nakapagpaparumi sa atin, puso, sa ating katawan at sa ating espiritu. Kaya nga po ba kahapon ang mensahe ni Pablo, huwag kayong makisama sa mga hindi mananampalataya. At sinasabi rin po ng Panginoon, lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng mga anumang marmi. Dahil nilinis na po tayo ng Diyos, dahil po tayo kanyang binago. Kaya nga sinasabi niya rin sa Romans 12:2, huwag na kayong umayon sa takbo ng sanlibutan, baguhin na ninyo ang inyong pag-iisip. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. Tayo na iniligtas, tayo na tinatawag natin ang sarili natin na mga anak ng Diyos. Kung ina-acknowledge mo na ang Diyos ang iyong Panginoon at Siya'y nananahan sa iyo, at ina-acknowledge mo na Siya ang iyong Diyos, ito ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Linisin ninyo ang inyong buhay. Linisin natin ang ating mga sarili sa lahat na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Yung nakikita mo na nagdadala sa'yo sa kasalanan, iwanan. Yung nakikita mo na nagpaparumi sa'yo, halimbawa, ang iyong labi, yung pananalita, ang iyong mata ay nagdadala sa'yo sa kasalanan, ang iyong paa ay dinadala ka sa lugar na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Ito ay sinasabi ng Panginoon, baguhin natin. Marami pong mensahe na nagsasabi dito sa Bible ng mga pagbabago ng buhay sa isang taong kumilala sa Panginoon. Sa Efeso chapter 4 verse 12, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang isang bagong pagkataong nilikha na kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Patuloy, yun yung ini-encourage sa atin, iwan, hubarin, talikuran, yung mga words na nagsasabi sa ating kailangan nating iwanan ang mga bagay na hindi na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Tapos po, sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16, sabi po rito, bilang mga anak, ito, bilang mga anak ng Diyos, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong una, kayong wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. At anuman ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Alam niyo po ba? Hindi ito sinabi ng Diyos dahil hindi natin kayang gawin. Alam niyo po kung sino tutulong sa atin upang magawa natin na magkaroon ng malinis na pamumuhay at maiwan natin yun. May action po tayong dapat gawin. Pero una higit sa lahat, paghariin natin ang banal na espiritu sa ating buhay. At ang banal na espiritu ang siyang maglilinis ng ating puso, ng ating espiritu.
At kapag tayo ay sumusunod sa banal na Espiritu, tayo po, maiiwan po natin, magkakaroon po ng pagbabago dahil nagpasakop tayo sa Kanya. Ngayon pong umagang ito, napakasarap na tanggapin yung mga pangako at maranasan ang mga pangakong ito ng Panginoon. We rejoice in the promises. But kasabay ng mga pagtanggap ng mga pangakong ito, maranas ng mga pangakong ito, meron din po tayong role na dapat gawin. Linisin, lumayo sa kasalanan, sumunod sa Panginoon, at mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay ng may pagsunod. Naniniwala po ako sa tulong ng Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu, mapagtatagumpayan po natin ang buhay na ito. At tayo po ay makakaharap sa Diyos ng may kabanalan dahil ang presensya ng banal na Espiritu ay gumagawa sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po Panginoon sa pagtupad ng lahat ng pangakong iyon na ibinigay mo sa amin. Ikaw ay aming naging Diyos. Kami ay naging iyong bayan at naging iyong anak. At ikaw ay higit sa lahat, nananahang kasama namin. Panginoon, tulungan mo kami, katulad ng iniutos mo sa amin. Mamuhay kami ng may kabanalan. Linisin namin ang aming mga buhay. Layuan ang kasalanan. Yes, O Lord, we can do this by your help. Kaya nga po, Panginoon, tulungan mo kami, gabayan mo kami, at pangunahan mo ang aming buhay. Katulad ng sinabi mo sa mga salitang ito, kailangan kaming lumayo sa lahat ng bagay na magpapadumi at maghahatid sa amin sa kasalanan. And thank you, Lord Jesus, for another reminders ng pamumuhay na ito. Nawa ay makasunod kami sa iyo, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po muli. Bayaan po natin na masunod natin ang salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu po ay kasama natin upang matupad ang lahat ng bagay na nais na gawin ng Panginoon sa ating buhay. We just have to obey and listen to the Holy Spirit. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you.